Kita lakukan kita tui Ramadan. Nah, pakai circumstance ini memang hukuman agak berbeda. Bagi nanti untuk adnan tadi memupakan berpuasa. Nah, pakai circumstance itu mengingi mengetahukan itu agak pakai sekali berbeda. Pwede magfidya ang matanda na wala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ang matatanda na hindi na kaya mag-fasting dahil sa katandaan, pwede na silang mag-fidya. Fidya, magpakain ng isang araw isang miskin. Yun ang fidya. Isang araw isang miskin. Pwede mong ipunin pagkatapos ng Ramadan, 30 pakainin mo sila lahat. Busugin mo sila. Sa isang araw lang, pwedeng sabay-sabay na yun. Basta pagpasok ng Ramadan. Una, matanda na hindi na kayang mag-fasting. Pangalawa, may sakit na wala ng gamot na hindi niya kayang mag-fasting. Ibig sabihin, sinabi na ng doktor na hindi na siya pwedeng mag-fasting. Kailangan na niyang kumain. So, pwede siyang mag-fidya. So, dito, nagkaroon ng opinion ang mga ulama sa buntis. Sa buntis, pwede bang mag-fidya? Lalo na, sunod-sunod. Yearly. Dorimi. Pumanpuasa na, kabutsuso. Ramadan, fast. Ramadan, hindi siya makapag-fasting kay buntis. Next Ramadan, pabutsuso naman. Sumunod na Ramadan, buntis na naman. Sumunod na Ramadan, nagpapadidig na naman. So, hindi na maputol yung fasting. Kung 10 yung anak ni 10 years, walang fasting. So dito ang pananaw ng ilan sa mga ulama at sinang-ayunan ni Ibn Umar at ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, which is malakas ang dalil nila na pwedeng magpidya ang babae at hindi na niya babayaran ang fasting niya. Lalo na pagsunod-sunod yung pagbubuntis. Pero kung isang taon lang, eh magbayad ka na lang kaysa isang taon lang naman utang mo. Pag-usubo siguro, Sanz. Ano ba? Sa kanilang pamilya, halimbawa, anong tuwa ko, kanilang pagkakagapag-fasting. Minto, wagib sa nakasakit niya ng fidya doon? Ang fidya, obligado lang yan sa tao. So, this ka, hindi obligado sa iyo. Hindi rin obligado sa anak. Ang fidya, ang naobligahan lang yung magpipidya. Pag wala siyang pera, hindi na siya naobligahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi uutusan ng Allah ang tao sa bagay na hindi niya kaya. Hindi na obligahan sa anak na siyang magpidya sa magulang niya. So, walang problema, pero hindi obligado.